Mga kapuso, sabi nila, ang taong umiibig at nagmamahal, puro puso ang ginagamit at hindi ginagamit ang isip. Kaya tuloy, nagkakaroon ng mga tinatawag na crime of passion. At ito po ang gusto kong panoorin nyo, ang ating mga kahindik-hindik na crime of passion. Ito naman mga kapuso, daladala ko sa inyo ang tinatawag na Philippine Noted. Ito yung mga kilalang kilala na tinawag natin crime of passion. Nandahil sa selos, nandahil sa pagmamahal, nakakakumit sila ng krimen sa kanilang mga mahal sa buhay dahil sa kabiglaan. Unang-una na dito ay si Lucila Lalu, isang babae na nanggaling sa Pampanga at noong 1961 ay nagdesisyon na pumunta sa Maynila para magkaroon ng trabaho. Siya ay naging common law wife ng isang pulis at nagkaroon siya ng negosyo na soda fountain or cocktail lounge at beauty parlor. At about the same time being a common law wife sa isang policeman, nagkaroon pa siya ng isang 19-year-old lover na kasama niyang nagtatrabaho sa kanyang negosyo. At noong 1967, siya ay natagpuan na lamang napatay. Siya ay pinutol-putol. Kinalat ang kanyang mga katawan kung saan-saan. Si Jose Santiano had confessed to the killing of Lucila Lalu. Pero binago din niya ang kanyang confession and also natagpuan na siya ay hindi guilty sa krimen dahil nga sikat na sikat ang murder case of Lucila Lalu ay ginawa itong pelikula ni Director Artemio Marquez na Lucila, Ako, Laban sa Lipunan na kung saan kasama dito si Ms. Lucita Soriano at Boy Garcia. Ito pa po ang isang celebrated crime of passion, ang istorya ng buhay ni Elsa Castillo. Naganap ito September 1993, kung saan si Elsa was stabbed to death by her lover in a condominium in Green Hills. Pareho silang may asawa, pero estranged na sila sa kanilang mga spouses. Ang driver ang nag-confess that Elsa has been stabbed to death and cut into pieces at tinapon saan-saan ang kanyang chopped bodies. At ang gumawa ng karumal-dumalang krimen nito was sentenced by Pasig RTC to reclusion perpetua. Ang isa pang crime of passion ay naganap noong June 26, 1948. Ang napakagandang Pilipina actress na Lillian Velez kasama ang kanyang maid ay pinagsasaksak hanggang siya ay mamatay ni Bernardo Nanding Ansuris, also an actor at siya ang dating leading man ni Lillian. Do alam ng marami na si Ansuris is deeply obsessed with the actress, even she's already happily married with Jose Climaco. He was given clemency by President Elpidio Quirino but died of tuberculosis after his release. Ito ang istorya ni Lillian Velez, murder case, June 26, 1948. At ang isa pang crime of passion na pinag-usapan ng husto ay ang The Chong Sister Rape Murder Case. July 16, 1997, si Mary Joy Chong, 20, at ang kanyang older sister na si Jacqueline ay nag-aantay na sasakyan sa labas ng Ayala Center, Cebu, na kung saan may mga grupo ng mga kalalakihan na sila ay dinuko. At natagpuan na lamang ang lifeless body of Mary Joy Chong sa isang bangin. Samantalang ang whereabout ng kanyang kapatid hanggang ngayon is still unknown.